Dalawa yan. Andito yung isa. Engine 1, engine 2. Engine 1, engine 2. Oo. Yan ang sensor niya, sir. Oil. Yan ang sensor niya sa temperature. Oil temperature. Ngayon, ang remedy niyan, i-check nyo yan. I-check nyo yung kinumplag. Maglinis kayo ng filter. Pag mataas yung ano, sir? Kasi pagbarado kasi ang makina, hindi na dumadaan dito sa bypass oil cooler. Bypass na. Magbabypass na. O, di ba? May bypass na. Tinuro sa inyo. May bypass yan eh. Diretso na ng ano, tangke. Kaya taklong tubo yan. Oil in. Oil engine, out. Engine yan, sir. Engine oil temp. Oh, engine oil temp. Okay. Paano ba rin maglinis, sir? Ha? Filter. Pag example, nag-bypass na siya dahil may clog, sir. Ganyan, sir. Paano maglinis, sir, para entry? Okay, maganda yung tanong mo. Ano pa? Alam nyo na. Inirecord pag-adjust. 30%, 0. Naka-idle, 30%. Kailan naka-idle, naka 30% ka, okay? Pag close at open mo, check mo yung stopper kung tumatama o hindi. Okay? Yes, pag kulang, mag-adjust ka rito sa itong handle na to. Clockwise. Okay? O sa PTJ, pag mabam, sa PTJ, pag mabilis, o mabaga lang torque, dito ka mag-adjust. Pag magdagdag ka ng power, 1% to 3%, 1% to 2%, dito ka. 3%. Okay? RPM yun, sir. RPM. RPM. Ngayon, halimbawa, ang kailangan mo, 4%. 1 serrated washer is equivalent to 3%. Halimbawa, 95. Ilagay mo sa 95 ka, ilagay mo sa 99, isang serrated washer ka, tapos dagdag ka dito. Dito yung isang ngipin, sir? Yung ngipin na yan. Kasi, iganon mo. Tatlong ngipin, 1%. 3%. Tatlong ngipin. Tatlong ngipin, ay isang ngipin, 3% doon. Okay? Ano bang itinuro sa inyo? Tatlong ngipin, 1%. Hindi ah. Isang ngipin, 3% ng in... ng RPM. Sa may RPM, sir. Basta ng yun yung turo ko. Hindi. Maski saan tayo pumunta, yan, ang laking agwan yan. Pag inilagay mo ng isang ngipin, malaki na ngayon. 3% na doon sa into. Okay, pag 1% lang ang habol mo, dito ka lang. Sino nagturo sa inyo? At paggalitan ka, o. Diba in one, ano sir, engine one yan, diba? Oh, left, in one, engine one. Okay, tandaan nyo, ha? Pag malaki ang in-adjust nyo, doon kayo sa by serrated. So, isa po is 3%. Yeah, pag isa is 3% ng in-one reading. Pag malaki yung agwat ng ano, sir? Yung kulang ng power. Ibaba, 95 sir. Yung isa. Kailangan mong magdagdag ng 5 to make it 5, 100. Isang serrated, tapos dalawang ikot. Malalaman mo. Pag na-experience mo na yan, basta yung isang serrated, 3% din dyan. Kung sasabihin mo na isang percent dito, 3 down, hindi, baliktad, baka hindi mo lang naintindihan, tama siya, Balong. Yung po yung pagkakaroon. Tatlong ngipin, sir, 1% po lang. Hindi, malaki yan. Magasta masyadong ngipin yan. Malaki yan, Balong, ang layo ng tatagpo, no? Isang ngipin, 3%. Pag tinisting mo yan, na inangat ng isang percent yan, na isang serrated yan, makikita mo ang laki ng agwat yan. Masusort na. Pero ang gagawin mo, wag yun na yung ballpen, ulit. Yung ngipin na yan. Tingin pa, pen. Yung scratch na ano? Yan na. Kunti lang, Balong. Halimbawa, masking tip ito. Igaganon nyo lang yung masking tip. Oh. Itip nyo ganyan. Abaga mo nga doon. Sa dulo. Lagyan mo ng pointer. Okay. Ngayon, pag may... Makinig kayo, importante daw. Ngayon, pag may masking tip, tapos mayroon siyang pointer doon, maski kalasin mo na yan, maski magkamali ka na, hindi ka na mawawala. Okay? Ngayon, para alimbawa, namarkahan mo. Nandyan na. May marka na. Eh, ang idadagdag mo lang, 1% or 2%, lagyan mo ng ganyan. Okay? Markahan mo. Bumanat ka na ngayon. Dito ka magkalas kasi konti lang. Pero pag andito, alimbawa, yung i-adjust mo, puta na, ito ng kalasin mo. Okay? Importante yan. Baka mamaya mag-adjust-adjust kayo, nabitawan nyo, hindi na kayo makabalik.
So ano man ang mangyari, nakalas nyo yan, nandyan lang yung tape, okay? Hindi nyo man makuha, balik natin sa dati. Okay? Yan ang technique nyan. Ito pag konting percent lang. Pag malaking percent, dito ka. Pag mabagal at saka pagpabagalin mo, pabilisin mo. Oh, sorry, kunin niya yung magalitan tayo ng kusgag. Dito ka. Okay? Dito ka. Or doon ka. Okay? O, tanong. Tinuruan nyo na ba silang magtanggal magkabit? Hindi pa sir. Ano yan? Uniform. Pinagawa na ka? Para, sir, pinagparam. Magkano ikaw? Hindi, wala na yun. Pusa ka lang, mahina talaga. Bakit? Hindi na maganda ang uniform ng kusgag ngayon, ha? Ilagay mo na din sa sasakyan. Nakita pa nila eh. Sabay bulungan mo yung gasko, ha? Okay? Malimit na naglilag dyan. Pero mga yan, okay na. Okay na kayo. Sa rigging ng MCU PTJ. Kung naka-video man yan, ulit-ulitin nyo lang na pakinggan yan. Oh, yung thermovalve ba ng makina nandyan. One and two engine. Tapos yung yun. Kaya ba yan 6 minutes? Nandun sa transmission, okay? Tagpas 20 minutes plus. I-record nyo lang ang sinasabi ko kasi importante. Yung oil term niya, sir, malalaman mo yung pagpataas ng mag-distribution. Oh, di ba? Unang pagkikita pa lang natin, kung gusto nyo maging mekaniko ng B105, i-memorize nyo yung limitation. Kaya pag nakalipad kayo, uy, mainit yung, uy, mababa yung torque ko. Uy, mataas yung inman ko. Okay? Nakalagay dyan sa limitation. During flight, ay ground, idle, at saka on flight. Oh, kailan memorize nyo? Maraming piloto na hindi nag-memorize. Sir, balik na tayo. Okay? Ha? Bow ng crow, pag-landing. Kito sir, round. Parameters. Pag-landing sir. Post-flight sir. Hindi, pag-landing. May pasahero kayo, anong gagawin nyo? Pasahero sir. Pag-landing, bababa ka. Check. Buksan mo, ibaba mo yung passenger mo. Kasi ang una na binabantayan mo, to avoid na makapunta dyan sa likod, kailangan i-release mo yung passenger mo in front, nakikita ng piloto. Huwag kang mag-release dito. Sa likod, sir. Oh, halimbawa, bumaba. Sir, dito. Maski nandun yung sasakyan niya. Sir, dito muna tayo. Kapag gano'n. Sure, sir. Antayin nyo yan. Kasi mawawarning ang piloto, matataranta yan. Kung hindi, tinuro sa inyo. Sa amin, sir. Tinuro, sir. Tinuro? Sa fixed wing, sir. Huwag ka sarap. Sa likod naman, sir. Oh, kasi nandun yung propeller. Di ba? Dito, iba. Pagbaba ng passenger, kailangan nakikita ng piloto yung passenger kung saan siya lalabas sa diameter ng blade. Paglabas, halimbawa, nandun yung sasakyan niya. Huwag mong hayaan na gumanong siya. Kailangan, sir, dito tayo. Tapos pagdating dito, dito ka na, kaya mo na siyang pumunta doon. Importante yun, kasi magpapanik ang piloto niya pag hindi niya nakakita ang passenger. Ngayon, pakita niyo ko ng post-flight is considered as pre-flight para kung anong kulang, idadagdag ko. Sige. Sinong kuha? Sir, Christian. Ikaw muna? Ano, sir? Paano mag-pre-flight? First cockpit. Ah? Checklist. Oh, checklist. Huwag mo nang sundan yung checklist. Yung 360 na kaagad. Turn sa cockpit, tapos right side, tapos ng tail, left side, back to cockpit. Rotor. Right. Fuselage. And then back to cockpit, pinakalas. Oh, ganito. Walk around, sir. 360. Video mo. Sige, sir. Dito, ha. Pasa mo sa akin. Maya. Binuksan mo na. Ganyan na siya. Hanggang ganyan, huwag i-pre-flight ka. Mag-umpisa ka dito. Titignan mo ito kung okay. Tinamulat dyan. Tinamulat ang instrument kung okay. Okay? Yan, pedal. Pagdating dito, tingnan mo mga kwan dyan.
O, tingnan mo lahat kung naka-ready. Paris, tingi, sir. Di nandito ko na. Agkat ka na doon. Agkat ka doon. Hawa ka mo. Agkat ka dito. Tanggalin niyo yung ano. Hagdan. Iikutin ko yung helicopter. Agkat mo dito. Hindi nakaganong ka. Tingnan mo to. Tingnan mo yan. Tingnan mo lahat dyan. Kung walang damage, okay? Yes, sir. Pag-akyat mo dito, titignan mo yung irintik, okay? Kung walang obstruction. So, mag-umpisa ka na dito. Tingnan mo kung may alog to, okay? Nagkaganito ka ba? Yes, sir. Ha? I-check mo to. I-check mo yan. I-check mo yan. Naka-align ba tayo lang? Naka-down ba yung collective? Naka-down po. Okay? Bakit naka ano, hindi siya naka-align? Parang hindi ah, hindi maganda. Yeah. Atake mo nga yung kulay, yung cyclic. Cyclic. Papunta rito. Tika-tika ha. Tika-tika. Yun mo yung battery, nakaon ba? Sir, battery. Nag-trim na? Baka yung pag-trim, sir, na hindi, okay. Pag nag-trim tayo, doon, collective lang yan eh. Ayan o, no, hindi nakalay na o, ayan o. Isang yung nag-trim, wala ko. Sabi ni sir na ano, may plate. Hindi bumabalik. Hindi bumabalik. Kailan, mano yung bungee cord nyo. May bala ng pinwa ko dyan. I-disconnect mo battery. Yung bungee cord, sir, yung sa ilalim. Pag-akit mo, lahat ng mga navigational instrument, check, okay? Damage, air intake. Pagdating mo sa air intake, dito ka na sa mga bearing, sa taas. Angat mo nga yan, iho, para hindi kumapakan. So, check ka dito, kung maluwag, ito. Tingnan mo kung okay ito, okay yan. So, okay na lahat. Alugin mo to ha. O, okay. Alugin mo rin to. Okay. Titingnan mo yung mga safety wire. Tingnan mo yung kung freeway nito, okay. Cutter pin. So, kompleto yan ha. Clear blades. Clear, sir. Tignan mo yung oil level ng head. So, napitik mo na. Check ka. Bilisan mo lang yan. Kasi serya, mabilisan. Titignan mo ganyan. Oh. Oh, tingnan mo kung may mga lights. Okay na? So, pag clear na, make it sure na pagbaba mo, naka-align doon sa baba yung rotor, okay? Sir, obligado ba sir na grasahan mo araw-araw yan? Grasahan? Oh. No, Chris. Nasa 100 hours lang yan. Nasa manual, sundan nyo yung manual. Hindi mo sabi ng araw-araw? Wala man, sir. Tanong lang, sir. Ah, hindi. Nasa manual, masama mandatory inspection. Ganon din yung rotor? Oo, kasama yan. Kasama yan sa mandatory. So, anong titingnan mo dito? Titingnan mo yung oil level, sir. Oil level. Nakikita ba dito? Yes, sir. Ayan o. Mababa na kayo. Nasa gitna, sir, ng minimum sa maximum. Oh, okay. Nasa gitna na kayo. Okay? Ano bang ano yan, sir? Dapat nasa maximum ba? No. Nandun sa manual din. Between minimum and maximum. Yes, sir. Between minimum and maximum. Okay, ganito. Oh, check. Ito, okay? Dapat nakaganon ito eh. Sino nagganon ito sa inyo? Dapat ganon. Dapat ganon. Alam nyo kung bakit? Ang hangin, papunta rito. Ay, saan? Okay?
Importante ito, baka mamaya makalas yan ang hangin, pag ganyan eh. So kailangan ganyan siya. Okay? Kasi mahangin yan dyan. May blower yan dyan, kaya hindi tatama ng blower pag ganon. Okay? Hindi tinuro sa inyo pang galingan niyo? Tayo? Kami naglagay din ng may mga markings na po yan, sir. Oh, yan o. May marking o. Ayan o. Ayan o. Oh, kita niyo? Kasi ang hangin dito. So, huwag ganon yung paglalagay, ha? Oh, ulit yung kulit para sigurado. Okay? Yan ang pre-flight. And then, check lahat dyan. Dumi, check. Okay, marumi oh. Maglinis kayo. Bawal after lipad, linisan nyo lahat yan. Kailan dry para ma-monitor nyo kung nasan ang leak. Okay? Tapos next, itong strut. Alugin nyo kung malugo hindi. Pag check nyo ganyan, dito na kayo sa compressor. Ilang turn? Ang dapat i-turn? Ayun, 17. Ha? 16 to, kaya maggawa kayo ng 23. Okay? Para ma-check nyo ng gusto. Yung blade nyan, sir, sa loob. Yung blade ang iniikot para makita mo kung may damage. Makikita mo, magaspang minsan, minsan masusugat ka kung may tama. Okay? O pag-check mo dyan, dito ka na. O, possible oil leak, fuel leak, i-ganon mo yung battery. Kung may alog o wala, okay? Check mo yung mga kinong plug kung may loosen, ganyan, loosen parts. Then, engine mounting, importante. Ganon nyo. Kailangan, habang inaalog nyo yan, yun ang tinitingnan nyo na isa kung okay pa yung bosing niya.